natin po ay pandaigdigang araw ng pakikisa para sa paglaya ng mga bilanggong politikal. Nais po nating mariin na ipanawagan ang kawastuhan kung gaano makatuwiran ang panawagang palayain ang lahat ng bilanggong politikal. Wala pong pagtatangi, lahat po. Dahil lahat po sila ay hindi kriminal. Lahat po sila walang ginawang kasalanan. Hinuli at kinulong lang ng gobyerno dahil sa kanilang pampolitikang paninindigan, sa kanilang pagsisilbi sa bayan, sa kanilang mga gawain, sa hanay ng mga masa, masang magsasaka, masang manggagawa. Mula nang nagdeklara ng crackdown sa mga aktivista ang Pangulong Rodrigo Duterte Nobyembre 2017, nung nakaraang taon, tuwiran niyang sinabi na dakpin yung mga nasa legal fronts di umano ng NDF. Tuwiran niyang sinabi na hindi ko kayo ituturing na mga aktivista, ituturing ko kayong mga terorista at mga kriminal. Kaya pagbuhat ng taon Enero 31, 2018, hinuli po nila at kinuha, dinukot ang aking ama na si Rafael Bailosis, isang peace consultant sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP. Hindi pa nakakalipas ang isang buwan, dinukot naman nila ang aking asawa, si Maud Shimaga, isang organizer sa hanay ng mga manggagawa, isang trade union activist ng Kilisang Mayo 1. At hindi po natapos dyan ang storya ng crackdown ni Duterte. Bob Reyes, illegal na anaresto, Junyo 2018. Oliver Rowena Rosales, illegal na anaresto, August 11, 2018. Irene Atadero, illegal na anaresto, October 15, 2018. Kasama ang apat pa sa Santa Cruz 5. At Vicente Lagdad, nito lamang Nobyembre, kasama ang mag-asawang Villamor. Hinuli, meron daw mga firearms sa mga haba ng mga M16, ng mga AK-47. Merong 500, 40 dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Dahil yung mga bilanggong politikal na yan, umabot na rin 504. At patuloy pa. Kaya mga kasama, dapat lamang, marapat lamang, na dapat natin ipanawagan na ipapura na itong iyak na. At sampahan natin kapag mga nakalabas na ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kasama aktivista, yung mga pulis na yan, yung mga militar na yan, dahil hindi sila tumutigil sa mga pagsisampa ng gawa-gawang aso. Mga kasama, sabay-sabay natin itaas ang ating kamay at isigaw natin bilanggong political!